Nasa listahan ba ng mga gusto mong ma-experience ang mag-cruise? Well, isa sa pinaka-affordable na mahanap mo ay ang Resorts World 1 na nagsisail mula Hong Kong. Pero, gaano ba ito kamura or kamahal? And magkano ba ang dapat i-prepare? Huwag mong i-exit tong video kasi sasagutin natin lahat ng yan in a bit. Hey there, poor traveler! I'm Yosh and isa sa pinaka-popular na videos natin last year ay yung tungkol sa Royal Caribbean Cruise from Singapore. And dinetalye natin kung paano makahanap ng murang sailing and magkano ang dapat i-budget. This time naman, we'll do the same thing but magfo-focus tayo sa Resorts World 1 Cruise na naka-homeport sa Hong Kong. Pero bago yan, gusto ko lang sabihin na we publish useful travel planning videos dito sa channel, so if bago ka dito or hindi ka pa nakasubscribe, please take the time to tap or click the subscribe button and yung katabing bell icon, then choose all para lagi kang updated kapag meron tayong new episode. And kung sa FB ka naman nanonood, please help us reach 1 million followers, so follow mo na rin itong page natin na to. Okay, game na! So, just like last time, we'll present this in FAQs o Frequently Asked Questions na format. And siguro, ang una nating dapat sagutin is... What is Resorts World 1? Ang Resorts World 1 ay isang cruise ship na owned and managed by Resorts World Cruises. Sila rin ang may-ari ng Genting Dream na nakabase naman ngayon sa Singapore. Pero itong Resorts World 1, dito siya sa Hong Kong naka-base or naka-home port sa ngayon. Which is great kasi very accessible naman ang Hong Kong and maraming pwedeng gawin doon. Actually, over the past 6 months, twice na kaming nakapag-cruise onboard Resorts World 1. Yung una was in October, Hong Kong to Vietnam yun, and upon the invitation of PAL. Pero yung most recent namin ay nitong late February lang kasama ang family and we paid for everything. Pero this time, 4 days and 3 nights naman yon with stop sa Sanya, sa Hainan Island in China. Pero it turned out na 4 times ko na pala itong na-try in total kasi prior to last year, nakapag-sail na rin ako sa same ship 2 times before back when Superstar Virgo pa ang name nito. Dati kasi it was owned by Star Cruises but after the pandemic when Resorts World Cruises took over its operations, ni-rename and ni-refit ito and naging Resorts World 1 na. Hindi ko na-realize agad kasi minake-over nila yung ship. Pero just like before, 80% pa rin ng workforce nito ay puro Pinoy. So, kahit na most passengers ay from Hong Kong and mainland China, at home pa rin yung feeling ko kasi kapag may Pinoy na guests, inaalagaan din talaga ng mga Pinoy na staff. But to manage your expectations, if nakapag-Spectrum of the Seas ka na or kung anuman of the seas yan ng Royal Caribbean, no na mas bongga yon in terms of size and overall experience. Mas maliit and mas luma kasing itong Resorts World 1. Pero mas mura din naman kasi talaga siya. So, iayon lang natin yung expectations natin dun sa presyo. Okay, question number 2. How much is a Resorts World 1 cruise? Depende yan sa tatlong bagay. Tatlong bagay. Yung number 1 is yung ruta. Number 2, accommodation or room type. And number 3, travel dates. So, unahin natin yung ruta. Resorts World 1 kasi currently plies multiple routes. From Hong Kong, merong 5-night na cruise to Okinawa, Japan. Meron ding 5 nights na papuntang Vietnam. Tapos, meron ding mga walang destination. Puro nasa laot lang. Yun yung 2-night weekend getaway na tinatawag. But, you might have guessed na syempre, yung mga 5-night cruises like yung to Okinawa, mas mahal yon kesa sa mga 2 nights lang or 3 nights. Pinakamura talaga ay yung 2-night weekend getaway kasi hindi ito magsa-stop sa another destination. Meaning, pagkaalis ng ship sa Hong Kong, nasa laot lang yung ship for 2 nights, tapos babalik na rin sa Hong Kong. Para ito sa mga mas interested mag-try mag-cruise and explore ang ship kesa sa mga stops. Ang presyo niyan kung sa Klook ka magbubuk ay 4,300 Hong Kong dollars or 31,500 pesos per room yan ha if dalawa kayo or nasa 15,750 pesos per person. Mas mura yan kumpara sa presyo sa direct na website. Nung time na sinusulat ko to, may ongoing promo kapag 3 or 4 kayo
sa room. Babagsak siya to only 12,450 pesos per person. Good deal na yan. Pero tandaan, walang stops ito anywhere ha, high seas lang talaga. Kung gusto niyo talaga na may stop, ang pinaka-affordable na nahanap ko ay yung two-night cruise to Sanya. Sanya is a city sa Hainan Province sa China. You can avail of it for as low as 1,250 Hong Kong dollars or around 9,000 pesos per person as of this recording. Makukuha mo yung rate na yan kung interior room ang ibubook mo and apat kayo sa room. Nasa 5,000 HKD or 36,320 kasi ang room na inclusive na of port charges na good for 4 packs. Divide mo yan sa 4 and you'll get yung 1,250 per person na sinabi ko kanina. So yan, so 1,250 HKD or 9,000 pesos per person. Yun ay kung apat kayo sa room. Kung dalawa lang kayo talaga, the cheapest na nahanap ko ay sa 2-night na Hong Kong Sanya sailing din and interior room din. Nasa 3,400 HKD naman yun per room or 24,690. Pero kung per person, nasa 1,700 HKD or 12,345 pesos. Galing, 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yung summary. So, Hong Kong Sanya 2-night cruise kung interior room and apat kayo, 5,000 per room, tapos 1,250 per person. Kung dalawa lang kayo, 3,400 per room or 1,700 per person. So, hindi na siya masama. Actually, mura na nga talaga yan. Yan yung cheapest rates na nakita ko that time. Ngayon kasi na ini-edit ko tong video, parang hindi na available yung 2-night and 3-night cruises na may stop sa Sanya. Pero i-keep ko na lang din tong mga info na to just in case ma-reinstate yung route. Pero regardless, sobrang sulit na yan considering na kasama na dyan lahat ng meals on board and yung mga activities, may access dun sa amenities and nightly show sa Zodiac Theater. Kahit yung balcony room, sulit na yun. Sobrang, for me, sobrang good deal na talaga yun. Speaking of rooms, ano ba yung best room to book? May apat na main types of accommodations. Yung una, yung interior stateroom or interior room. Ito yung smallest and walang window, kaya siya interior. Second is ocean view room. Ito naman may window, so kita mo yung dagat. Pag sumilip ka, yon, di may, yon, may window. Yung third is balcony stateroom. Ito naman, may balcony, obviously. And yung pangapat na klase is yung palace suites. Ito yung pinaka-luxurious na option. So, wag muna natin i-discuss yon. Mag-focus muna tayo sa mga rooms. Tatlo sa mga yan, na-try na namin. So, yung huling cruise namin this year, dalawang klase yung binook namin. Kasi dalawa kaming, yung family namin, dalawang groups eh. So, isang balcony, tapos isang interior. And, na-try din namin yung balcony nung huling cruise namin nung October. And naranasan na rin namin yung ocean view back when Superstar Virgo pa siya. Ang hindi pa namin na-try is yung Palace Suites kasi for us masyadong mahal. So, sa totoo lang, best experience namin ay sa balcony room. For me, it gives the best value for money. Plenty of space to move around, maliwanag yung room, and may view ka of the sea and the port of call kapag nag-stop na. Itong huling cruise namin, yung Hong Kong Sanya namin, balcony yung binook ko para sa nanay and sister ko. And lagi kaming nakatambay sa room nila and nagpipicture sa balcony, lalo na nung naka-dock kami dun sa Sanya. Kasi ang ganda ng mga buildings. Pero if you have just enough budget for an interior room, go for it. Huwag mong i-drop yung idea ng cruising altogether just because di mo pa afford yung best rooms. Kasi sa totoo lang, you'll be spending most of your time naman outside, exploring the ship. And kung gusto mo naman ng magandang view, punta ka na lang dun sa top deck na accessible naman sa lahat. And syempre, mas maganda yung view dun, unobstructed. Pero kung interior yung pipiliin mo, kahit kasya naman yung apat na tao dun, based on experience, mas okay na hanggang tatlo lang talaga. Kasi yung kama nung pang-apat na tao, sofa bed, tapos parang ina-unfold. Medyo humaharang kasi siya sa daan, papuntang bathroom and papunta sa pinto. So, medyo sumisikip. Awkward yung position. Pero if balcony, okay lang kasi yung sofa bed nun malaki and spacious pa rin. Kahit in-unfold mo yon, ang dami pa rin space. Pero kung interior, I suggest hanggang tatlo lang talaga. If hindi ka naman particular sa shampoo, soap, or toothpaste brands, meron din namang provided.
How to book a Hong Kong cruise? Ako ay booked with Klook kasi mas madaling intindihin and sanay na kasi ako sa Klook. Most of the time, nagre-reflect din sa Klook yung promos ng Resorts World Cruises. Tapos minsan, may additional discounts pa. Madalas, mas mura sa Klook kaysa sa direct website. Example, check nyo to. Same travel date, same route, same number of packs, pero mas mura sa Klook ng 1,000 Hong Kong dollars or roughly 7,500 pesos kaysa sa direct website. 7,500, ang laking tipid niyan ha. Sa Klook na rin kayo mag-book? Punta na lang kayo dito sa link na to. Ay, dito pala. Shinorten ko na para mas madali niyong mahanap. And ilalagay na rin namin sa description and pinned comment. So yan, basta ito yung link. Basta click mo lang yan. Then, under package options, unahin mo nang piliin yung ruta or route na gusto mo. Pwedeng Okinawa, Sanya, or High Seas lang. Then, pick a sailing date. So, yung date lang na lalabas dyan is depende sa pinili mong ruta. Then, choose regular or promo. Nagbabago yung promo, depende sa kung anong ongoing na paandar nila. Tapos, choose kung ilan kayo sa room. Then, you'll need to enter yung names and details ng lahat ng members ng group nyo. So, i-collect nyo na before pa kayo mag-book. Tapos, check out na. Then, after booking, you'll receive confirmation via email. Makakatanggap ka rin ng mga reminders at least 3 days before your sailing date. So, abang-abang lang kayo sa email. Question 5. What's included in the booking? So, kapag nagbubook ka ng Resorts World One Cruise, kasama na sa mga binayaran mo yung accommodations o yung room na binook mo. Kasama na rin yung port charges. So, per person yan. So, magbabago yung presyo ng booking mo depende kung ilan kayo eh. So, kasama na yon, huwag nyo na isipin yon. Access to amenities like yung pool, yung gym, yung lounges, and kung ano pang mga paandar sa loob ng ship. And meron ka ring nightly entertainment, including yung mga shows sa Zodiac Theater na very family-friendly. Most of them, merong isang medyo adult, pero most of them ay family-friendly. And of course, lahat ng meals dun sa tatlong inclusive restaurants on board. Yes, all meals. So, breakfast, lunch, dinner. Basta, dun ka kakain sa tatlong complimentary restaurants. Yung restaurants na yan, yan yung Dalido na international buffet, the Pavilion na Chinese family style, and yung Dream Dining na sort of fine dining, pero hindi naman talaga siya fine dining. Tapos, pwede kang pumili kung Western or Chinese yung menu. And, ang maganda pa dyan, technically, unlimited yan. Kahit sa Dream Dining na proper sit-down style, although normally, i-ask ka nila ng isang appetizer, isang main course, isang dessert, in reality, pwede kang umorder ng additional. So for example, sa main course, hindi ka makapili between pasta and steak kasi gusto mo pareho, eh huwag ka na mahiya, orderin mo na lang pareho. Okay lang yon, walang magja-judge. Yon. Ano naman yung mga hindi kasama sa booking? Hindi kasama yung airfare papuntang Hong Kong. KKB yan. KKB. Kanya-kanyang book. And syempre, ikaw na yung bahala maghanap ng promo ng airline. Basta kahit anong, kung ano man, basta KKB tayo dyan. Mandatory gratuities or tips na 150 Hong Kong dollars per night. Per person. So yes, per person ito ha. Hindi ito katulad ng Royal Caribbean sa Singapore na kasama na yung booking. Nakasama na sa booking yung gratuities. Kasi dito sa Resorts World 1, need mo pa itong isettle sa last day ng cruise. So, kanyari kami, 3 nights. Yung huling cruise namin, 3 nights, we had to pay $450 per person pa. So, around $3,250 per person. Hong Kong dollars naman yun. Yung meals at specialty restaurants, hindi rin kasama. So, yung specialty restaurants, yun yung all the other restaurants na hindi kasama dun sa tatlong binanggit ko kanina. So, pag doon kayo kakain, may kanya-kanyang bayad na yon. Wala na mapipilit sa inyo na kumain doon eh. Kaya nyo na the entire time, the entire cruise ay puro sa inclusive restaurant kayo kakain para tipid. Okay lang yon. And of course, kung magsha-shopping ka rin on board, ikaw na yung bahala doon, hindi na-covered yon. Ikaw na yung magbabayad kung ano yung binili mo. Where to stay before or after the cruise? Hindi rin kasama sa cruise booking yung hotel nyo sa Hong Kong in case magplano kayong mag-spend ng nights sa land, which I highly recommend kasi nasa Hong Kong ka na, sayang, di ba?
For me, kasi ideal na magstay muna kayo sa isang hotel before yung cruise nyo. Yun yung talagang marerecommend ko. Ideally kasi, i-target mo na nakaboard ka na sa ship ng morning. May sailings kasi na 1 p.m. ang alis sa Hong Kong. Meron ding 3 p.m. So, depende yan sa ruta. I-check nyo na lang yung itinerary dun sa website nila. Depende sa ruta mo. Pero, basta mas maaga, mas maganda. Given that, hindi ko mai-recommend na mag-book kayo ng flight on the same day. Kasi if in case ma-delay or ma-cancel yung flight mo, sayang kasi hindi kayo hihintayin ng barko. Hindi kayo ganun ka-special. So, to be on the safe side, book a flight at least a day before your cruise or yung sailing date. But that also means na you'll need to book a hotel na extra gastos pa. Pero ganun talaga. Okay na yung napagastos kayo pero nakasakay kayo kaysa nakatipid nga pero naiwan naman ng barko, di ba? Pangit yon. So, kung ganon, I have two areas na sa tingin ko ay okay. Yung una ay yung Kai Tak area. So, yung Resorts World 1 kasi uses the Kai Tak Cruise Terminal na located dito. Toink, toink, toink. Yan. So, ito yung full address naman niya. So, medyo detached siya from the city center, from Tsimshiachoy, Central, ganon. But if you want easy access sa cruise terminal, hanap ka na lang ng mga malapit na hotel. Pero honestly, wala akong mahanap na hotel na within short walking distance lang from the terminal. Need pa rin talagang mag-bus or mag-taxi. So, hindi talaga ako dyan nag-book. Which brings me to my second recommendation. And that is yung area near the airport. Specifically, dito sa Sky City. Because we booked in advance, we were able to book a room with Marriott Sky City for 10,000 pesos per night. Sabi nyo, ang mahal naman, 10,000 per night. Pero good for 4 packs na yan. Bali, 2,500 lang siya per person. Good deal na yan. Bakit? We chose to stay dito for 3 more reasons. Una, kasi the flight na we booked ay HK Express and midnight yung dating sa Hong Kong. So hindi na rin talaga kami makakapaglibot dun sa pagdating namin na day. May iginang mag-rest agad. And ang maganda sa Marriott, meron silang free airport shuttle kahit past midnight. At I think 12:45 yung last trip ng shuttle nila. Yung second reason namin is kasi may plan kaming mag-explore ng Disneyland and Ngongping na malapit yun sa Sky City kaysa sa city center. And pangatlo, madali lang din magpunta from the airport area to the cruise terminal. So, all we needed to do is to take the free hotel transfer to the airport and then from the airport, nag-bus lang kami. And hindi yun siksikan kasi first stop yung airport eh. Oh, sabihin nyo naman, taray, nag-Marriott. Kasi guys, sobrang mahal na nga ng mga hotel sa city center. Yung mga budget hotels doon, halos pumapantay na sa presyo ng mga upscale hotels dito sa Sky City. Eh, mas convenient pa nga dito, given yung itinerary namin. Tsaka, lagi kasi kaming budget hotel pag nasa Hong Kong. So, para maiparanas ko naman sa nanay ko yung Marriott, the Marriott life, checka, this time around, maiba lang, pinatry ko na sa kanya. And 2,500 per person sa Marriott, hindi na masama. Anyway, if may balak kayong mag-book ng hotel, makakamura kayo sa Klook if you use our promo code, ThePoorTraveler. Or, check nyo rin yung description and pinned comment just in case meron kaming mas bonggang promo code. Nagpapalit kasi yung mga promo codes every year. And although hindi gumagana yung mga promo code sa pag-book ng cruise, o may effect naman yan kapag hotels yung i-avail nyo. So, sayang din yung discounts. Ilagay na rin namin ang link sa description and pinned comment. Yun. The Poor Traveler na promo code, ah. Yan. Kailangan ba ng visa kung papunta yung cruise nyo sa Okinawa or Sanya? Kasi, di ba, probably you're thinking, generally, kapag Japan and China, kailangan ng visa. So, baka need pang mag-apply. Pero, for Philippine passport holders na darating sa Okinawa and Sanya by cruise ship, hindi nyo kailangan ng pre-approved visa. Meron lang kayong kailangang bayaran na i-charge naman dun sa room mo. So, for Okinawa sailings, i-charge lang kayo ng international tourist tax na 55 Hong Kong dollars or 1,000 yen per person. For Sanya naman, yung huling cruise namin, kailangan lang ng document handling fee na 15 Hong Kong dollars or around 110 pesos per person. So, na-try na namin yan pareho actually and talagang hindi needed. Nakapag Okinawa na kasi kami na cruise at saka Sanya na cruise and hindi talaga kailangan ng visa, never kami nag-prepare ng visa.
Sa Vietnam naman, hindi naman siya talaga kailangan whether by plane, by cruise ship, or by land ka darating kasi visa-free naman tayong mga Pinoy sa Vietnam. Yan ay as of this recording ha. So hindi ko alam kung anong date mo pinapanood tong video na to. Baka 2048 na. Siyempre magbabago na yon. So double check with Resorts World Cruises kung kailangan nyo ba or hindi para sa sailing nyo. Specifically yung ruta na na ititake nyo. Ano ba yung mga boarding requirements? So kahit na hindi naman kailangan ng pre-approved visa, meron pa rin mga documents na kailangan i-prepare. So una na dyan, of course, yung valid passport. Tapos kailangan nyo ng 2 photocopies of yung bio page ng passport. Tapos dapat actual size, ha, hindi enlarged. Kailangan nyo rin ng cruise booking information, printed or digital. So kung sa Klook kayo nag-book, yung booking confirmation sa Klook. And syempre magdala rin kayo ng panggastos. So pwede yung credit card or Hong Kong dollars na cash. Yung default currency on board is Hong Kong dollars or HKD. Mostly cashless naman yung transaction on board, sina-charge dun sa room nyo. Pero pag isi-settle nyo na, pwede kayong magbayad through credit card. Pero to be safe, magdala rin kayo ng cash. Kasi hindi naman tatalbog yung cash. Yun. If you book with Klook, padadalhan kayo ng list of requirements and other reminders 3 days before your sailing date. And mag-check-in ka na rin online before your sailing date ha. Punta ka lang sa webcheckin.rwcruises.com. Ano ba yung mga dapat ipack before yung cruise? So, bawat passenger can bring on board a maximum of 2 pieces of luggage na up to 25 kilos each. And bawat bag dapat kasya sa room comfortably. Lalo na if interior yung room mo, dahil maliit lang yung space talaga. Huwag nyo nilang damihan yung mga dala nyo, lalo na if 2 nights or 3 nights lang naman yung cruise, kasi sisikip lang. Ako personally, when I go on a cruise, I typically pack 2 sets of outfit per day. Dun, yun sa mga days na nabababa. Isang casual set para pag mag-explore during the day, and another smart casual set naman for nighttime activities. Pero ako lang yun lang yung preference ko. Dito naman kasi sa Resorts World 1, wala namang strict dress code. Di tulad sa ibang cruise companies na may places na dapat at least semi-formal or smart casual. Dito sa Resorts World 1, walang ganon. Casual dress code lang talaga. Yung restrictions lang is, wag lang magchinela, swimsuit, or pajama dun sa mga restaurants. So, wag nyo naman gawin yon. Yon. Pero most ports of call ay nasa tropical zone. So, di ba? Okinawa, Vietnam, Sanya. So, yung climate niyan, pretty consistent naman. Mainit. So, yung Hong Kong, yung nakaka-experience ng 4 na distinct season. So, yun, depende, yung mas Hong Kong yung iisipin mo. Bring light clothes from May to October and warmer clothes naman from November to April. Kasi, syempre, pag pa-winter na sa Hong Kong, malamig na talaga. Question 11. Ano yung mga hindi dapat dalhin on board? So, kasama dyan yung mga weapons, firearms, ammunition, explosives, and incendiary devices. So, okay, magdadala nyan. Mga flammable and dangerous items of any kind, bawal yan. Ito yung marami nagkakamali. Extension cord, bawal yan. So, naranasan ko nang ma-hold yung bagahe dahil may lamang extension cord sa loob. Syempre, bawal din yung live animals of any kind, and any alcoholic drink, intoxicating liquor, or beverage. So, kasi sa Royal Caribbean, pwede. Kunyari, wine. 2 bottles of wine yata pwede. Pero this is Resorts World 1, hindi. Question 12. Nakakahilo ba sa cruise ship? Generally, hindi. Para sa akin, experience ko. Madalas nga, ay hindi mo naman mararamdaman na gumagalaw yung barko. Pero depende yan sa season. And may mga ruta na medyo ramdam mo talaga. For example, di ba, sabi ko kanina, twice na kami nag-cruise with Resorts World 1 over the past 6 months. Nag-burp pa ako. No October, very smooth lang yung cruise namin. As in, hindi ako nakaramdam ever ng hilo. Pero nitong February, yung last full day namin na high seas, mararamdaman mo talaga. Ako, naramdaman ko talaga na umuuga-uga. And yung iba kong kasama, nahilo talaga sila.
lalo na isa kong tita, as in hilong-hilo siya. So, kung ikaw yung type na mahiluhin, prepare ka na lang ng Bonamin or yung anumang anti-motion sickness to be safe. Pero kunyari ako, ramdam ko, pero hindi naman kasi ako madaling mahilo sa ganyan. So, okay lang ako. May nakita naman akong pharmacy on board, pero hindi ko na natanong kung meron silang kontrahilo doon. Pero feeling ko naman meron bilang nasa cruise nga sila. Question 13. Ayan, meron pa palang isa pang question. How much budget should I prepare for a cruise? Depende yan sa kung anong pipiliin mong ruta and itinerary. And sa next videos namin, magpre-present kami ng dalawang klaseng itineraries. Isang 4 days and isang 6 days. And dun namin i-reveal, budget reveal. If you don't wanna miss that, don't forget to subscribe to this channel kung hindi mo pa nagagawa. And itap mo na rin ang bell icon and select all para lagi kang updated kapag uploaded na yung mga videos na yon. Kung sa FB ka naman nanonood, please help us reach 1 million followers kasi ang tagal na namin gustong i-achieve yan. Follow nyo lang yung page namin and i-share nyo na rin yung video na to. If nakatulong sa inyo ang video na to, you can tip us via GCash, Maya, or credit card, or kahit bank transfer. Just visit thepoortraveler.net/donate and all tips this month will go to our scholarship fund. Yes, magkakaroon tayo ng mga college scholars na tutulungan nating makapag-aral next semester. So kung gusto nyo kaming i-tip ngayong month, maganda mag-tip kasi lahat ng tips dadalhin namin dun sa fund. Kung meron kayong tanong, let us know in the comment section below. You can also follow and message us on Instagram, X, and TikTok. And kung bet mong makinig ng mga additional tips and kwentuhan namin about travel, follow the Poor Traveler Podcast on Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!